Magandang araw ho sa ating lahat, sa lahat ng ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ngayong linggo ho, medyo maingay na ho ang paligid dahil nag-file na ng kanilang mga COCs or Certificate of Candidacy ang lahat ng mga kakandidato para sa May 12, 2025 midterm elections. Alam niyo ba na merong 18,280 positions na for grabs para sa eleksyon na ito? So, tingnan ho natin yung breakdown sa mga nasabing posisyon. So, meron ho tayong senators na 12. Okay? Then, mga party list representatives, 63. Member ng House of Representatives, 254. Yung governor, 82. Vice governor, 82 din. Provincial board members, 800. City mayors, 149. City Vice Mayors, 149. Then, ano pa to? City Councilors, 1,690. Municipal Mayors, 1,493. Municipal Vice Mayor, 1,493. Municipal Councilors, 11,948. Bar members of the parliament, 25. Bar party representatives, 40. So, yan ho lahat. At saka, the total is 18,280. So, kung papalarin ho yung mga kumakandidato right now, no? Galing sa iba't ibang mga sektor. May mga kilalang personalidad na tumatakbo, mga vloggers, ano, mga kahit sino-sino, anak ng artista, mga artista, no, ang dami nila ngayon. Baka papala rin sila, makakuha sila ng isa sa mga posisyon dyan sa out of 18,000 na mga positions. So, yung mga nagpaplano na bumuto, just make it sure na registered pa rin kayo ng COMELEC at saka yung mga baguhan. Noong September 30, 2024, ang huling araw ng pagpaparehistro sa mga botante. According to the COMELEC naman, merong mahigit kumulang na 3.4 million na bagong botante, habang nasa 5.37 million botante ang nakaschedule na i-deactivate dahil hindi sa pagbuto sa dalawang magkasunod na halalan. Ayon na rin yan sa COMELEC na si Commissioner ano, Garcia, Attorney Garcia. So, kapag ikaw ay nagbabalak na buboto this May 12, 2025, tapos hindi ka nakabuto ng dalawang consecutive, no, na dalawang beses na magkasunod, no, to consecutive times na hindi ka nakabuto, baka deactivated na yung pangalan mo sa registration, voters registration list. So, mas maaga, you can check it out kapag legit ka ba na butante. Okay? So, tinatayang halos 70 milyong Pilipino ang may karapatang bumoto para sa midterm elections sa 2025. So, merong expected na 70 million na mga Pilipino. Para sa last time, I guess in 2022, kabilang ang mga posisyon ng Pangulo, kasi national election yan, at saka pangalawang Pangulo, ang COMELEC that time, nakatanggap sila ng 47,800 na mga COCs at Certificate of Nomination and Acceptance or CONA sa last 2022 na elections. So, good luck sa lahat ng mga kakandidato para sa susunod na taon. Kaya tayong mga butante, ang panawagan lang ho natin, vote wisely. Buboto ho tayo dahil hindi sa pera na kanilang ibinibigay, because yan ho, magdurusa ka na you can accept maybe 5,000 or 10,000, 1,000 halimbawa na lang, pero magdurusa ka din for the rest sa 3 years kung mananalo yan. So, vote wisely, gamitin ng utak, hindi ho ang buboto. No? You just vote correctly. Do not vote dahil sa pera na ibinigay. Pero kung sino ang karapat-dapat siyan, iboto ninyo. Iboto din, hindi dahil kilala ang kanilang pangalan, no? Kundi dahil alam mong magsilbi yan
Okay? Dahil minsan lang ho tayo, put this on your mind, mga kababayan. Minsan lang ho tayo maging powerful over these politicians. It's only during election day. Okay? Ngayon, magmamalimos yan sa inyo kasi kakandidato. Pero kapag mananalo yan, they will act like a king and queen, no? So, queen, kings, and queen. So, yan na. So, vote wisely. Piliin ang karapat-dapat na magsilbi para sa bayan, para sa susunod na henerasyon, para sa ikagaganda ng bansang Pilipinas. Magandang araw.